Magandang araw, klase, ang ating tatalakayin para sa ngayong araw ay patungkol sa alamat ng rosas. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng nakagawian, muli inilagay ko dito ang link kung saan ko kinuha ang mga impormasyong inilagay ko dito sa PowerPoint. Kung interesado kayo na magbasa pa ng ibang mga kwento, maaari nyo ring bisitahin ang link na ito. Alamat ng rosas. Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa na kilala dahil sa natatangi nitong ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi, kung kaya't pinagkakaguluhan si Rosa ng mga kalalakihan. Isang araw, nang dumating ng bahay si Rosa, ay nakita niya ang isa sa kanyang mga manliligaw na si Antonio. Ito ay kausap ang kanyang mga magulang at humihingi ng pahintulot na manligaw kay Rosa. Kung saan ay masaya naman siyang pinayagan ng mga magulang ni Rosa at dahil na rin sa rason na si Antonio lamang ang lalaking unang umakyat ng ligaw sa kanila. Ang kinakailangan lang naman na gawin ni Antonio ay ang mapatunayan ng sarili kay Rosa at pasiyahin ito. Iyon ang naghimo kay Antonio kaya naman ay pinagsilbihan niya ang pamilya ni Rosa sa pamamagitan ng dote. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti ay nahuhulog na ang loob sa masugid na binata. Sa araw na kung saan ay dapat sanang sasagutin na ni Rosa ang kanyang manliligaw, ay doon rin siya labis na nagtaka kung bakit wala pa ito. Doon din niya nalaman na pinaglalaroan lang pala siya ni Antonio nang marinig niya ito habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rosa sa kanyang narinig, nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala naman siyang tinanong ng kanyang mga magulang pero hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa mga sumunod na araw. Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa dapat sanang tagpuan ni na Rosa at Antonio. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinaniniwalaan na si Rosa na nagsasabing walang sino man ang makakakuha sa magagandang bulaklak nang hindi nasasaktan. Aral, pagdating sa pag-ibig ay hindi dapat pinaglalaroan ng puso ng kahit sino man dahil maaari itong magdulot ng puot sa damdamin ng taong nasaktan. Kilalaning mabuti ang taong nais pag-alayan ng iyong pag-ibig. Hindi kailangang magmadali sa halip ay hilingin at ipinalangin sa Diyos na ibigay sa iyo ang tamang lalaki o babae man sa tamang panahon. Bilang kabuuan ng ating tinalakay para sa ngayong araw, ang alamat ng rosa sa ipatungkol sa isang babaeng niloko sa larangan ng pag-ibig. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!